Yun, good day sa inyo mga dre. So nandito tayo ngayon sa ating panibagong vlog. So i-share ko lang sa inyo kasi magkaroon ng problema yung ating light dito sa likod. Hindi umiilaw yung ating light sa plate number. Siya. So yun ang ipapalit natin. Bali yun ang ipapalit natin doon sa... Yun, good day sa inyo mga dre. So nandito tayo ngayon sa ating panibagong vlog. So i-share ko lang sa inyo kasi magkaroon ng problema yung ating light dito sa likod. Hindi umiilaw yung ating light sa plate number. So i-share ko lang sa inyo video kung paano ko siya palitan. So magpapalit tayo ngayon mga dre. So bali kailangan natin magpa-class. Yun nga mga dre, so kailangan natin magbaklas. So kita nyo, umiilaw yung ating tail light. So dapat umiilaw din ito yung ating ano, sa kanyang plate. So bali hindi sa umiilaw, so papalitan natin sa mga dre. Yun, so dapat baklas nito kasi hindi natin mapalitan yan kung hindi natin magbaklas ilalim. So dito, so kailangan natin baklasin ito, itong buong rear fender na to. Tsaka ito yung bolt dito, bali 10mm yan. So kalasin natin yan mga dre. So bago natin magpagpalit tayo, so samahan nyo ako mga dre sa pagpalit. So para may share ko rin sa inyo kung paano ko sa pinalitan. So yung ipapalit ko dito mga dre, ito itong ilaw na to. Hindi ko, mura lang to. LED na siya. So ito ipapalit natin. So pero kailangan natin ng 10mm socket doon. So para matanggal natin si dalim. At saka yung dito, kailangan din natin ng 10mm ang bolt niyan sa paikot para matanggal natin. Ayan sa dyan. Ito mga dre, yung makita nyo. Ayan. So tanggalin natin ngayon mga dre. Let's go. So ito muna yung tanggalin natin mga dre. Ayan. Ito yung dito. Dobo lang natin ito dito mga dre. Ayan. Dobo lang natin mga dre. So, mali lang tanggalin ito kasi malapit lang. Dalawa na ito. Ayan mga dre. Hugot lang. Saan nyo? Hugot na agad mga dre. So magbili lang sa tanggalin. So natanggalin natin yung mga dre. So doon naman tayo sa kabila. Sa kabilang side niya. So yun nga mga dre. So natanggal natin. Ito. So yung dalawang nut dito. Ayan, tanggal natin ito, tanggal na rin ito. So mamaya natin sabay na rin natin. So, mahirap siya tanggalin. Bunutin na natin mamaya. Ayan, tanggal natin yon. Yun naman, dito sa lalim. Yung apat dito. Ayan. So para mabunot natin ito. So, yun, dito lang yung mga dre. Ayan. May kadigasan ng konti ito. Yun, yung mga dre. Apat ito nandito. Ayan. So yun yung mga dre. So tanggal natin. Ayan, apat na nut. Ay bolt. Sama, ayan. So yun mga dre, nakakabit siya dito yun o. Ayan, may nati dito. Ayan, so para matanggal natin. Ayan, medyo madumi. Minsin na natin. Sinatanggal na siya nga. Tanggalin natin dito mga dre. So may nati dito. Yun ang kailangan natin tanggalin dyan mga dre. Para tanggal natin siya. So need natin tanggalin ito. Ayan. Ayan mga dre. Scroll lang yan.
share ko lang sa inyo. Kasi nga kailangan may ilaw yan. Yan. So yan, nabunggal na mga dre. Yun, ito na yung bolt niya. So yun na nga. So ito. Yan, so bolting na natin ito mga dre. Yan o. So yun mga dre. So tinanggal natin yung trip dito. So bali nahugot na yung puti dito. Siguro nag-loss na siguro yun. Siguro hindi umiilaw. So check natin sa ngayon. Yan, so hugutin natin ito lahat para malaman natin mga dre. So dinugtong ko lang yan dito. So tanggalin natin siya ngayon mga dre. Sarang ang pagdugtong. So yun nga mga dre, no? So kailangan natin tanggalin dito yan. Oops, tanggal na mga dre. Yan. Dugtong ko lang naman ito, tanggalin muna natin. Yan. So may check natin siya. Yan dito. Ito yung ilaw. Yan, ganyan tsura nyo. So nabunot na yung dito sa loob niya. So tingnan natin kung ano problema eh. Baka yun na yung problema, nabunot na sa loob. Baka yung cost na hindi sa na umiilaw. So tanggalin natin ngayon mga dre. Yan, ito yung ilaw. So parang busted na rin, no? Yan mga dre. So kita nyo ba? Yan. So nangitim na. So ibig sabihin problema tong ilaw na to. Non-sopal pa natin mga dre. Ito palitin na rin. So ayusin mo natin ang kanyang wire para may kabit natin yung bago natin bili na ilaw. So yun nga mga dre, so naayos lang natin dito yan. So binalik na natin yung socket dito sa loob yan. So bilagay natin yung bago natin bili na ilaw. Subukan natin kung gagana to. Ano talaga problema, pero nakita na natin busted talaga yung bulb nya. So sinauli na natin kasi nabunot to kanina. Kala ko yun nga yung naging problema niya. So okay, subukan natin yung bagong ilaw. Yung ilaw siya mga dre. Ilagay natin dito. So yun nga mga dre. So kinabit muna natin sa dito. Burari, testing natin yung ating ilaw na bago. Okay ba siya? So lagay natin dito mga dre. Yan. So gumana. Sa bila. Yan mga dre. So gumana siya, oh. Yan, so ganyan ang bago nating ilaw mga dre. So siya. So yun ang ipapalit natin. Bali yun ang ipapalit natin dun sa nasira nating ilaw. Yan, so tamang tama yan. Pantay tag ilaw din sa gabi. So ngayon ipapalit natin siya, linisin muna natin. Kasi madumi na yung fender na nilagay ko. So madumi siya. Linisin ko muna ito bago ibalik yung kape. Ikabit pa ni bago. Let's go. Linis muna ito ngayon mga dre. Yun nga mga dre. So ito na. So babalik na natin ito. Ilaw nyo. Tanggalin muna natin dito. So papasok na rin dito sa loob. Yun mga dre. So papasok na rin dito sa loob. So yun. So pwede naman tanggalin dito. Tanggalin natin ito. Pasok natin ito dito. Para mas malinis ang pagpasok. Yun. Ito na nga. Yan. Pumasok na. Oh.
Ayan mga dre, pasok na yan. So pwede natin ibalik na dito. Ibalik natin siya dito sa kanyang cover. Pati yung kanyang ano, yung transparent na cover. So ibalik na rin natin yan mga dre. Ayan. Yun. Mas maglit natin siyang ngayon mga dre. Ayan, ayos nyo lang. Magkaroon tayong ilaw ulit sa ating plate. So nakabit na natin dito yung bago nating ilaw mga dre. Ayan, magting scroll lang. Untight lang tayo mga dre. Very simple lang yun. Yun, so tapos ikabit na rin natin sa ating refrender siya. So yun mga dre, so kabit natin dito. Balik na natin sa loob mga dre. Yan. Balik na natin. Yan. So, scroll lang ulit. Yan mga dre. Scroll naman dito yun. Oh. Yan. So, pinghigpit lang. Yan. Meron yun dito mga dre. Sa likod. Yan. So, balik lang ninyo yan. Sakong-sakong lang yan mga dre dyan. Konting higpit lang. Ayan. So, yun mga dre. Higpit na yan, oh. Hindi na alog-alog pag tumakbo. Kailangan dyan. Pero, siyempre, for sure, i-lock natin yan. So, para panigurado lang. Tapos dito din. Siyempre, natakbo tayo. Baka habang natakbo ka, nawala siya bigla. So, natin i-lock na maigi. Yan, mga dre. So, nalock na natin. So, ayan na siya. So, dugtong na natin mamaya doon. So, pagkabit ng ating full na refrender. So, kabit muna natin yan doon. Okay, para sigurado tayo. At least, nalagay na natin to. Ready na siya. So, kabit muna natin ating refrender, mga dre. So, yan yung mga dre. So, nakabit na natin to. Kasi nag-surpender lang tayo ngayon. Surpender lang yan. So, nakabit na natin siya. Ayan na. So, yun siya. So, na-lock na rin dito. Apat. Bolt yan. So, yun. Patong muna lang dito mga dre. Yan. Ilagay na natin siya ngayon. Ayan. Ayan mga dre. So, kabit natin yung bolt dito niya. Okay. Ayan, mga dre. Tight natin yan. So, bit lang natin mga dre. Ayan. So, long side yan. So, para no, meron tayong ililock na wall. So, lagyan natin yung washer. For sure. Tayo malaglagan mga dre. Sigurado lang yan pag nasa biyahe. So yun, lock nyo lang. Short pender nga tayo. Siyempre, kalamitan na yung naka-sniper short pender lang. Medyo may forma din konti. Yun mga dre. Diba? Yan. So, dalawang nut yan, bolt. Dito naman sa isa sa kabila. Yan mga dre, so washer ulit, washer, long bolt, para medyo relaxo na mabuti.
Suhin lang na hindi siya malaglag. Yun nga mga dre, sulok nila. Malalaga yung nakalak siya na hindi siya malaglag mga dre. Ayan. So, yan. This nakalak siya na maigi. So, double knot naman yung sa likod niya mga dre. Yan, para sigurado na walang kalalag-lag yan mga dre. Isa ka kalas pag tumakbo. So, yun mga dre. So, kakabitin natin ang ating ilaw. So, bukuan natin kung ilaw na siya. So, yun yan mga dre. So, nakabit na yung refrender natin. So, dito idugtong na natin siya. So, lagyan natin ang tape to. May cross na natin mga dre. So, tipan muna natin. So, tipan na yan. So, final na yan siya. Maayos na yan mga dre. So, nakabit na maayos yun dito. Yun. So, yun nga mga dre. Nadugtong ko na. Natipan ko na dito. Yan. So, nakatape na yan. Kahit magkadikit mo sila, hindi na mag... na yan, mag-spark, mag-ground. Yan. So, yan. Maday, may tape na yan. So, yun. Titestingin natin ngayon. Ang ating ilaw. So, swabi na siguro ito mga dre. So, yun. So, okay na yung pagkabit na yan. So, double-check ko rin. Sigurado tayo. Wala tayong shorted. Kasi pag umulan, so, sigurado. So, yun mga dre. Yan ang kanyang ilaw. So, yung glue yung ilagay natin. Yan. Pwede na lang kasi bumili ako dun sa shop na binibinihan ko walang puti na LED. So, blue na lang nilagay ko. Yan mga dre. So, yan ang ating pagpalit ng ating ilaw sa ating plate. Mga dre. Yan. So, pwede na. So, may ilaw na tayo ulit kasi pwede gumagana kung dito talaga yung ilaw niya. Yon mga dre. So, salamat sa inyong, sa inyong pagsama sa akin. Sa araw na to sa vlog natin sa pagpalit ng aking ilaw sa plate. So, yun. So, kung saan man kayo sa dulo ng mundo, mga dre. Sa buong Pilipinas, saan ka man, just ride safe, keep safe, mga dre. So, kung bago na kayo sa channel, just subscribe lang, mga dre. Yan. So, yun. Subscribe nyo na lang para nadami pa tayo, mga dre. Salamat sa inyong pag-subscribe. So, just ride safe, keep safe. Respect to all, mga dre.